Magandang araw mga ka-homie and welcome back to our channel. So a few months ago, nag-start na ulit ang ating pasukan at dahil pasukan, alam ko na busy na naman ang ating mga study table dyan at lahat ng mommies, alam ko makaka-relate kayo dahil alam ko busy rin ang mga study tables, yun yung kagaya ng study table ko. So dahil nga pasukan, napabili ako ng, nag-decide akong bumili ng office chair na babagay doon sa aming computer table. Pero instead ng office chair, ang nabili ko ay gaming chair. So, huwag natin patagalin. Silipin na natin ang nabili kong gaming chair na mura pero hindi ako na-disappoint. Mom and Trish! Like and subscribe! Bukas na to siya. There was an instruction included in the package, pero on our side, medyo nahirapan kaming intindihin ito, kaya naging matagal ang pag-assemble ng ating upuan. Pero sa video ito, maaari niyong sundan kung ano-anong parte ng upuan ang inuna naming i-assemble hanggang sa mabuo ang ating gaming chair.
I was not able to video yung pagkakapit ng ating armrest, pero madali lang naman itong gawin, and ito na rin yung pinakahuling part ng chair na ikinabit namin. Masasabi mo? Masarap siya, lalo na kung footrest na nasa pa ako. Footrest. Parang pangit painga kasi. Footrest. Footrest. Tapos yung pag-ikot ko, masaya-saya. Huwag kang iikot-ikot. Tapos pag-ikot. Sana tumagal. Kinakabahan lang ako dito sa mga gulong, mga kahomi. Diyan lang ako kinakabahan. Kung tatagal ba tong mga to. Kasi plastic sila. Plastic din yung humahawak. So, sinakyan to kanina ni husband. Kinaya naman siya. Pero, ando dun yung pag-aalinlangan na dahan-dahan yung pag-ano niya. Pag-upo. Oo, na pag-aalinlangan pa ako. Pero ngayon? Mukha namang okay, mga kahomi. For the price. Okay na siya. Sa mall kasi nasa ano to eh. Yung mga digit nito nasa 9,000. 9,000 ang pinakamababa. Wow! And I've asked for mga computer chair sa mall. Pinakamababa is 4,000. Na ano, wala pang headrest. Yun na. Yung mga may headrest, nasa ano sila, 6,000 lahat. Lahat ng nakita ko. So, dahil isa tayong budgetarian, or sabi, hindi naman budgetarian, dahil tayo ay hindi naman ganun kayaman, pero gusto lang natin bigyan ng comfort, comfortable na upuan yung anak ko, bumili tayo nito. Hindi ko talaga kasi afford talaga yung 9K, kahit anong gawin ko. Yung sinasabi nila na maigi pang bumili ka ng mahal, at least tatagal yun, mas makakatipid. Pero kasi kahit anong gawin ko mga kahomi, hindi ko kaya yung 9K. So, dito lang tayo. Yan. So, ano nga ba ang masasabi natin dito sa gaming chair? Ayan, gamit ko siya ngayon at inuupuan ko. Well, actually, nung nagtingin kami sa mall, kung titignan mo yung kapa niya, is parang same na naman sa kapa nung nasa mall na halagang 9,000 pesos. Pero the difference siguro is yung foam. Yung foam kasi dun sa mall, yung 9,000, solid yung foam niya. Which is understandable naman para dito sa gaming chair na to kasi nga, mura lang siya, hindi naman siya ganun kamahal. And at the same time, yung leather na ginamit, malaki rin yung, hindi ba malaki, medyo talagang makikita mo yung pagkakaiba niya. Siguro ang ang naganyan ko lang talaga siguro sa kanya is yung pagkaka-bubble wrap sa kanya kasi medyo manipis. Isang layer lang medyo manipis. So, during the transport, siguro na hindi naman na talaga natin maiiwasan is mapupunit siya talaga. May part na mapupunit, may part na pwedeng matanggal. So, dahil na medyo nabutas yung part na mayroong bubble wrap, nabasa yung loob ng box. So, kung nakita nyo sa start ng video natin, nandoon yun. So, sana ano lang, mas makapal pa sa susunod para hindi mababasa yung box natin, lalo na pag umuulan. But, all in all, so, mahigit 1 month na namin ito ginagamit. Satisfied naman kami. Satisfied. And, hindi naman kami nagsisi na bumili kami nito na kahit mas mura siya kaysa dun sa mga original or legit na mga gaming chair o mamahalin. Paano ba siya tatawagin? High-end na gaming chair. So, parehas lang naman sila as long as na ipoprovide niya sa atin yung kanyang purpose. Okay? So, sabi ko nga, yung mga gamit natin, tumatagal yan depende sa paggamit natin. So, kahit mong murahin yan, kung marunong ka namang mag-ingat, tingin ko naman kahit papano eh, tatagal yan. Basta iingatan lang natin siya. So, magkano ko nga ba nabili ang ating gaming chair na ito? Okay, so I bought this one sa Shopee. Nang nakalagay doon, meron siyang original price na 8,000 mahigit. I don't know, pero nakalagay is 8,000 mahigit. Pero
nag-sale siya ng, hindi naman siya yung monthly sale, no, kagaya ng mga 10-10, hindi eh. Kasi nag-sale lang siya, nasa 2,989 siya, plus meron tayong 675 pesos na shipping fee. So, nabili ko siya in a total of, magkano yun anak? 3,476 lang from 8,000 daw na original price niya. Minus na doon yung 80 pesos na shipping fee ko and na-minusan na rin yun ng 180 coins ko sa Shopee. So, sulit na rin siguro, isang ganun ko pa pala na hindi ko nagustuhan sa kanya is yung footrest niya, which is pinakita ko naman din sa may umpisa ng video, manipis na yung bakal. So, pag ako, or, ay hindi, ako asaka si Tricia, kaya yung mga binti namin. We don't feel like bibigay siya. Pero pag yung binti na ni husband, feeling namin mababali siya. Dahil talagang manipis lang talaga yung bakal. So, footrest is just for small people like us. Hindi siya pwede kasi si Javi, 75 to 80 kilos, 5'10 or 5'11 ata siya. So, malaking tao talaga. Kinaya naman siya umupo rito, actually. Lagi siyang umuupo rito kasi ini-inclined niya to, then magre-relax na siya ng ganyan. Pero yung binti niya talaga doon sa footrest, yun talaga, hindi talaga siya kaya. So yun lang mga ka-homie. Yes. All in all, masaya ako sa purchase na to. Yes, it's so great. And kung gusto ninyong bumili, is inalagay ko na lang yung description, sa description yung link ng seller na pinagbilhan ko nito. At legit naman, at maganda naman. Maraming salamat mga ka-homie. It's great to make videos again. Yes. Bye! Thank you for watching! See you next time! Bye!